Alright, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, it's already 8:57 dito sa akin. So, unang-una sa lahat, sorry kasi nalita ko. Nalita ko ng 1 hour. No, nag-ayos kasi kami dito sa bahay and katatapos lang namin. So, late. Pero, yun, tuloy pa rin natin ang saya. Okay, magpapawiran pa rin tayo tonight. Okay, so yan. Sa mga na, ano, sa mga first time dito, mag-comment kayo dyan ng first time para at least mabigyan ko kayo ng shoutout. No, sino ba yung andito? Bibigyan ko ng shoutout yung mga nauna dito. Yung pinakauna nag-comment na nakita ko, shoutout kay AJ Apolinario. So, siya yung pinakaunang comment na nandito. Oh, siya nga. Siya nga. Okay. Congrats sa'yo, AJ. Ikaw yung pinakauna. Payaman. Payaman tayo. yun na yun. Okay, so yun, magandang gabi sa inyo lahat. Sino nandito ngayon? Esmeralda, Justin, okay, Castaneda, Janet Prado, Sherwin De Vera, ano to, Lynn Sayer, Calm. Okay, ayan, from Quezon City. Ayan, shout out daw kay Martin, Tiana, Nenita, sa floor. So, sino pa yung mga nandito? Jonaline, Canales, okay, sa mga leaders ko, Shirley. Okay, Shirley Dumalin. So, welcome dito sa ating Q&A session. Para sa mga first-timer, no, itong Q&A session natin ay ginagawa natin every Friday, supposedly 8 p.m. Nalita ko ngayon ng isang oras kasi may ginawa ko. Pero, yun, tuloy pa rin natin yung saya. Kailangan ko pa rin gawin to para masaya tayong lahat, no? Para sa inyo. Labs na labs ko kayo eh. Yeah. So, ayun, sa mga first-timer, ito ginagawa natin every Friday at 8 p.m., supposedly 8 p.m. Pwede kayo magtanong sa akin anything about your business kung saan kayo nahihirapan ngayon. Sagutin ko yan. Basta, sakop ng experience ko, sasagutin ko yan. Diba? Network marketing. No? Huwag tayong lumabas ng network marketing as much as possible or walang kinalaman sa network marketing. Kasi yun lang yung alam ko eh. And ako, sasagot ako sa inyo sa mga tanong nyo based on my experience. No, and kung sakaling hindi ko alam kung anong isasagot ko sa inyo, aaminin ko na hindi ko alam kung anong sagot. And as much as possible, gawin nyo specific yung tanong nyo. And magtanong na kayo dyan na marami kasi 1 hour lang tayo. By 10 p.m. exactly, or before 10 p.m., mga 9:55, 5 minutes before 10 p.m., tapos na itong Q&A session natin. So 1 hour lang talaga dapat itong Q&A session natin every Friday. Okay, so itanong niya na lahat dyan, especially yung kung meron man dito sa inyo yung last week nagtanong, hindi ko nasagot kasi late, na nandiyan ka na, di ba, inagapan mo. Oo nga pala, 9 na. So, sorry dun sa mga ano, sorry dun sa mga nag-expect ng 8 p.m. Late ako nakapag-ano, late ako nakapagsabi. Bawi na lang ako by next Friday. So, balik tayo sa normal time. Okay, so tanong kayo dyan, anything about your business, kung saan kayo nahihirapan. Pwede nyo rin i-share ito sa inyong mga teammates, sa inyong mga members na alam nyo na mag-benefit dito sa training na ito. As long as ikaw ay isang network marketer na gusto mong gawin yung negosyo mo or gusto mong kumita sa ethical na paraan, welcome na welcome ka. So, isa lang yung rule natin, bawal tayong magbanggit ng kahit na anong network marketing company, mag-mention ng kahit na anong network marketing company. Kasi, ako, I am actively building, okay, my network marketing team. Networker pa din ako, hindi ako yung nagte-train lang. Nagbibuild ako. Para sa akin kasi, gusto ko na tinuturo ko kung anong ginagawa ko eh. Diba? Hindi lang more on past experience. Current din, yung kasalukuyang ginagawa ko. Kasi mayroong mga trainers na tinuturo nila is yung ginagawa nila noon. No, actively building pa sila. So, nothing wrong against that. Wala namang masama doon. Pero sa akin kasi, ang gusto ko is, nandun pa rin ako sa laro. Kumbaga, parang ganun. So, kahit hindi nyo mag-gets, okay lang. So, yun, I am actively building. Pero hindi ako magpo-promote dito ng company ko. So, pare-pares lang tayong network marketer dito. Imagine, pare-pares lang tayong ethical networker dito. So, imagine mo na lang na for 1 hour, para nyo akong upline. No? Para nyo akong upline for 1 hour. And then, after 1 hour, talo-talo na ulit tayo. Hindi na ulit tayo magkakilala. Okay. So yun. Kaya itanong nyo na lahat na gusto nyo itanong dyan kung saan kayo nahihirapan sa inyong business ngayon. Be as specific as possible para masagutan ko ng specific din. Okay. So, once again, sorry dun sa mga naghintay ng 8 p.m. Na late ako. Bawiin na lang natin tonight. Okay, bawiin na lang natin. So, yan. Bigay mo ulit ako ng shoutout. Wala pa akong nakikitang question so far. Bigay tayo shoutout sa first timer.
Okay, Robby Katipon, first time, welcome. Robby sa ating Q&A session. Okay, sino pa? John Mark Lee from Dubai. Lapit. Parang diyan lang sa gilid, sa tapat. Sangsakay ng jeep. Joke lang. Okay, welcome dito sa Q&A session, John Mark from Dubai. Sino pa? Lenny Vidal from Singapore. May power, no? Para tayong nag-seminar, training seminar o NDO, kung ano man ang tawag nyo doon. NDO kasi ang tawag sa amin doon dati. Hanggang ngayon naman, parang ganun pa din, NDO pa din. Pero, kahit saan lupalop kayo ng Pilipinas andon, di ba? Parang ganun. Kahit saan lupalop kayo ng Pilipinas na andon, mapapanood nyo basta meron kang smartphone at internet. So, power, di ba? So, yan. Casey from Palawan. Yen Balatan from Abu Dhabi. Okay, ayan. Ramel Oriate, Oriate from Payatas, Quezon City. Okay. So, yan. RJ Tiongson, regarding dito, message mo lang yung page. Okay, yung Serrano Academia page. Wait mo lang yung response nila. Okay. Kung sakali after nitong Q&A natin wala pa, message mo ako, PM mo ako. Okay. Juna, sino to? Unabia. Okay, so yan. Sino mo man dito? Power pa yaman. Magtanong na kayo ng madami para masaya. 1 hour lang. Hang before 9:55, tapos na tayo. Bahala kayo dyan, ha? Okay, so yun. Meron na ako nakitang question. So, from AJ. Nag-overthink ako and nakaka-experience ng analysis paralysis. Pahingin naman ng konting advice, anong magandang gawin? Pag meron kang natutunan, ito yung pinakang simpleng gawin. Pag meron kang natutunan, gawin mo agad. Kaya tayo na-analysis paralysis kasi ito yan eh. Especially kayong mga nanonood ng YouTube videos ko, no? Natutuwa ako na pinapanood nyo yung YouTube videos, lalo na kung pinapanood nyo yung ads. Salamat. Nabarya-barya lang nun yung kinikita ko dun. Pero kumikita pa rin, di ba? Yung mga nanonood ng YouTube videos, natutuwa ako. Kaso ang nagiging problema, no, sa halip na gawin nyo kung ano yung tinuro ko, no, kahit hindi kayo umamin, okay lang. Alam mo naman yun sa sarili mo eh, di ba? Sa halip na gawin nyo na kaagad kung ano yung natutunan nyo doon sa current video na pinapanood nyo, hindi. Ang ginagawa nyo, sige, nood pa tayong isa pa. Pagkatapos ng isa, anong ikalawa, sige, nood pa tayong isa pa. Ikatlo na, sige, nood pa tayong isa pa, apat na. Hanggang sa naubos mo yung 100 mahigit na videos na ginawa ko, wala kang nagawa ni isa. No? Hindi lang to para kay AJ, para sa inyong lahat to. So pag ako sumasagot sa mga tanong nyo, hindi lang to para dun sa nagtanong, para sa inyong lahat yan. Kasi sigurado ako, meron at meron sa inyong diyang tatamaan. Kahit hindi naman ikaw yung nagtanong. Okay? So, sa halip na gawin is, ginagawa yung entertainment. Nagiging entertainment yung video ko. No? Hindi ako nag-YouTube para magpatawa lang. Ano, mag-entertain lang. Kasi hinahaluan ko ng kalokohan para hindi boring. Pero, ginawa ko yun para may mai-apply kayo. No, para magkaroon ka ng result sa ethical na paraan. Diba? So, pag meron ka natutunan, oh, ito, very practical tip. Gawin mo kaagad, mag-set ka ng at least, halimbawa may napanood ka na video ko, halimbawa, technical. Halos lahat naman ng video ko, technical. Diba? Napaka-konti lang doon ng motivation kasi hindi naman na talaga ako mahilig mag-motivate. Halimbawa, technical. Tapos may natutunan ka na bago. Mag-isip ka ng at least, pagkatapos panoorin yung video na yun, huwag ka na manood ng kasunod. Mag-isip ka ng at least 3 action step na kaya mong gawin agad. Yun ang gawin mo. Maglista ka. O so, sa phone or sulat mo, 3 simple action step na kaya mo kaagad gawin. So for example, pinanood mo sa inviting. Yun ang pinanood mo na video, inviting, paano mag-invite. Diba? 3 action step. Mula dun sa nakuha mo na natutunan mo dun sa training, ano yung 3 simple action step na pwede mo agad gawin? So for example, approach ko na kaagad. Kung sino man prospect na pwede ko makita dito sa Facebook, ang daming prospect dyan. Yung approach ko na kaagad gamit itong tinuro na tutunan ko na to. Number one. Diba? Actually, kahit isang action step lang, okay na eh. Sapat na yun. May ginawa ka. Diba? Kaya na-analysis paralysis kasi sobrang dami mong ini-intake, walang lumalabas. Diba? Kaya ako alam yan kasi kaganyan din ako. No? And halos lahat naman siguro ng naging leaders, top earners, millionaires club or whatever, na kumikita na ng malaki ng mga lodi natin, is dumaan din naman siguro sa ganyan. Karamihan. Hindi siguro lahat, pero karamihan dumaan din sa ganyan. Na ang daming iniisip, walang ginagawa.
Di ba? Mas okay pa ngayon, ang daming ginagawa na walang iniisip eh. Kasi kahit papano, kahit puro palpak ang mangyari sa kanya, may nangyayari, may nagiging result. Kesa dun sa puro isip lang, walang resulta yan. Kumbaga sa basketball, di ba, yung isa, tira ng tira, di ba, bara-barang tira lang, basta tira lang ng tira. Tapos yung isa, puro amba lang. Amba lang, ah, ito yung tamang angle, ah, hindi, dito tamang angle, ah, hindi, ito, ah, hindi, hindi rin, hindi. Puro ganun lang. Sino yung makakashoot sa kanilang dalawa? Di ba yung tira ng tira, kahit parang tanga lang yung ginagawa niya? Kasi naggumagawa siya ng action. Pero later on, marirealize niya na pag may, halimbawa, may tinira siya na angulo, well, ginanun niya, nag-shoot. Ay, nag-shoot. Ulitin ko nga. Ay, hindi, nagbintis. Ulitin ko ulit. Ay, nag-shoot. So, unti-unti, nakakabisado niya. Kahit yung mga unang ginawa niya, puro palpak. Kasi bara-bara. Di ba? Nakakashoot siya. Kumpara dyan sa amba lang ng amba, walang ginagawa. Ano mo yung the best? Pag pinagsalo mo yun, pinaghalo mo yung dalawa. Yung umaamba, tapos tumitira. Di ba? Ang tama ba? Tama yung aim, amba, di ba? Amba yung ano doon, Tagalog. Di ba? Aim, tira. Aim, tira. Yun yung the best. Kasi may natututunan siya, nag-aral siya mula sa coach o kung sino mang natutunan niya, ginawa niya. So, pero ang worst dun sa tatlo, sino? Yung ano, yung amba lang ng amba. Perfect angle, walang ganun. Sa negosyo natin, walang perfect script, perfect strategy na sure na ma-i-invite. Kalokohan, walang ganun. Okay, huwag kayo maniniwala kung may sakali man may nagsasabi sa inyo, walang ganun. Magkakamali at magkakamali ka. Even sa mga tinuturo ko sa inyo, ginawa mo, magkakamali at magkakamali ka kasi yun naman talaga yung point dun eh. Maganda yung natututo ka, pero ang best learning is experiential learning. Diba? Sabi nila, mga marami nagsasabi na others' experience is the best teacher. Di ako naniniwala dun. No? Mas naniniwala ako dun sa kasabihan na others' experience is the efficient teacher. Hindi best. Experience is the best teacher pa din. Others' experience or mistakes and experience is the efficient. Kasi bakit efficient? Kasi pag ginawa mo, hindi ka na magkakamali katulad niya. Pero may choice ka na hindi mo gawin. Di ba? May choice ka para hindi mo gawin kung anong tinuro sa'yo. So, edi papalpak ka pa din. Tapos, sa pagpalpak mo, may matututunan ka, experience is the best teacher. So, mga bata, oh, ito, ha? Sa mga bata, kahit anong sabihin mo sa mga bata na huwag mo ilalagay yung daliri mo dyan sa electric pan. At masakit yan. Hanggat hindi nila nararamdaman, gagawin at gagawin nila. Oh, sa mga magulang, tama o mali? comment kayo dyan. Sa mga magulang niya, mga nanay at tatay. Wala pa kasi akong anak eh. Pero alam ko ganun yung mga bata. Anak, wag mo ilalagay yung daliri mo dyan sa electric pan, masakit yan. Eh, hindi niya pa na-experience kahit kailan. Eh, ang bata curious. Masakit ba talaga? Hindi naman eh. Tapos nila, nasaktan siya. Uulitin niya pa ba yun? Hindi na. Experience is the best teacher. Pero kung nakinig siya dun sa magulang niya, efficient teacher. Naging efficient. Hindi na nag-waste ng time and effort para malaman niya na masakit nga. Nagigets? I hope naiintindihan niyo kung ano yung mga pinagsasabi ko. No? I hope hindi naman masyadong malalim yung mga pinagsasabi ko. Okay. So, yun. Yun yung may i-recommend ko sa inyo. Sa inyong mga na-analysis paralysis, gawin mo kasi kung ano yung natututunan mo. Hindi yung puro aral ka na, hindi training ng training ang solusyon. Training and execution. Perfect practice makes perfect. Kahit walang perfection. Basta kung ano yung pagkakaintindi nyo dun, yun na yun. Okay, so I hope na gets nyo. Marami kayo natutunan, no, so far. Power, payaman, unang tanong pa lang yan. No? Dami nyo pa yung tanong. It's 12 minutes pa lang. Nakakalipas. Okay, next question. Asan na? Jerisa ba? O Gerisa? Jerisa? Sorry kung mali yung ano, pronunciation. Ceremonia Santos. Hi po, Sir Carl. Paano mag-handle and mag-build ng grupo online? Siguro I assume na meron na kayong idea paano mag-build online. Paano ko nalaman? Lockdown. Alam ka naman mag-offline ka pa din, di ba? Ipilit mo pa rin. Hindi, yes, offline. Offline pa rin kahit may nagkakamaratay na yung mga tao sa virus. Offline pa din.
offline forever, di ba? I hope wag naman sana, wala naman siguro sa inyong ganun, no? Sana wala nang ganun. So, I know na kayong nagbi-build is, meron na kayong idea kung paano mag-build online. Kasi, quarantine, di ba? Wala kang choice. It's either mag-quit ka or, sa building ha, sa building. It's either mag-quit ka or mag-online ka. Di ba? So, I know meron na kayong meron na kayong idea pagdating sa online building. Ngayon, base sa pagkakaintindi ko dito sa tanong ni Jerisa, paano mag-handle and mag-build ng grupo online? So, pagkakaintindi ko, base sa pagkakaintindi ko, is keeping. No? Keeping. Paano mo ma-maintain yung grupo? Sino ba naman ang ayaw na nami-maintain yung grupo? Di ba? Gusto mo lahat ng sasali sa'yo. Siyempre, lahat magiging mayaman. Ako rin naman eh. Di ba? Kung ako ay, kung ako may choice, no? Gusto ko siyempre, lahat ng member ko, lahat ng marerecruit ko, marerecruit ng narecruit ko, ay lahat kami aasenso. Kung ako may choice. Kaso pagdating doon sa bagay na yun, wala akong choice. Pagdating sa bagay na yun, meron lang akong influence pero hindi ako yung magde-decide. Meron lang akong parte bilang leader. Pero hindi ako magde-decide. Meron magpapascam. Meron at merong tangang magpapascam. Meron dyan iba naman, magkukit lang ngayon, inactive, babalik din. So, hindi lahat mag-stay. So, ito na lang may sasuggest ko sa inyo pagdating dyan. No, mag-focus kayo sa production nyo, no, sa online selling mo, sa selling mo at saka sa recruiting mo, doon ka mag-focus. Hindi sa pag-handle or pag-build. Kasi kapag ka nagre-recruit, nagbi-build ka na eh. 'Di ba? Ang importante sa simula, yung mga members mo, is tinuturuan mo yung mga dapat nilang gawin sa simula para magka-result sila at ma-achieve nila yung gusto nila. Okay, meron akong video na ginawa sa YouTube yung ano yung dapat ituro sa mga bagong member. Hanapin niyo 'yun. Okay? Ano yung dapat ituro sa bagong i-search niyo na lang sa YouTube bagong member Carl Serrano. K double R yung Serrano. K, ito nakalagay dito sa page ko, yung spelling. Makikita nyo doon, mahaba kasi yun eh. Nasa 40 minutes na training yata yun. So, yun na lang yung mag-explain sa inyo kung ano yung dapat ituro sa bagong member. Hindi na ako kasi masyadong mahaba. Instead of focusing dyan sa handle and building, recruit, sell. Ganun lang, personal production. Kasi yun lang yung control mo eh. Kahit naman anong i-train mo sa member mo, wala namang perfect training, kasasabi ko lang kanina eh. Diba? Akala nyo ba yung mga members na sumasali sa amin, nag-stay lahat? Hindi. Ang dami nagkukwit. Di ba? Ang dami. Normal. Normal talaga na may nawawala. Pero bakit mo sasayangan ng oras at panahon yung nawawala? Eh, meron naman nag-i-stay. Kung walang nag-i-stay, ibig sabihin ang konti ng members mo, ibig sabihin hindi ka nga nagpo-focus doon sa profit-producing activities mo. Which is recruiting and selling. Kasi sa pagsiselling mo, meron ka marerecruit dyan eh. For example, yung customer mo na satisfied customer, pwede ba ako maka-discount? O, recruitin mo na. Di ba? Member na, o bili ka ng package, may discount ka na. O, na-recruit mo. Di ba? So siya, user lang ng product. Di ba? Nasa sa kanila lang yung kung mag-recruit sila o hindi. Pero ako kasi, ang leadership style ko, no, hindi ko inaasa. Ever since day one ng Team Genuine, galing pa kami sa ibang company na nagsara kasi walang product. No? So lesson na yan. Ever since day one na nagsimula ang Team Genuine, natuto na ako na never akong aasa sa production ng members ko. Masarap na kumikita ka dahil sa production nila. Pero hindi ako aasa sa production nila. Magpo-produce ako ng akin. May sarili akong hataw. Yun yung sa akin. Hindi ko nabanggit kanina na lahat ng mga sasabihin ko dito sa inyo, no? Na hindi porket ako yung nagsabi is tama na ako lang pakinggan mo, ako lang sundin mo, helmet, shield. Diba? Hindi ako ganun. Nasa sa inyo, kung okay sa inyo, kung sa tingin nyo ay hindi maganda yung sinasabi ko or mali ako, hindi, wag niyong pakinggan, wag niyong sundin, wag kayong maniwala. Walang problema. No, ang sinasabi ko is based on my experience. So para sa akin, may sarili akong production. No? Hindi ko masyadong finofocusan yung production ng members ko. May sarili akong production. Kasi hindi ko sila control eh. Hindi ko sila empleyado. Wala akong karapatan na sabihin silang humataw ka. Kahit ako humahataw ha? Kasi ako, ang prinsipyo ko bilang leader is hindi ko ipagagawa sa iyo yung hindi ko ginagawa. Eh, humahataw ako, di ba? So, ibig sabihin ko, ganun yung prinsipyo ko, may karapatan ako na sabihin sila na, humahataw ka kasi humahataw ako eh. Hindi pa din eh.
Hindi pa rin eh. Bakit? Hindi naman kasi sila humahataw para sa akin. Humahataw sila para sa pangarap nila. Yan yung pinaiintindi ko sa kanila. So kung hindi mo gawin yung business, hindi mo seryosohin, ikaw naman yung mawawala ng pangarap eh. Ikaw naman yung hindi makaka-achieve ng mga goals mo. Ikaw naman yung hindi kikita. Hindi naman ako. So bakit kita pipilitin? Ganun ako. Parang practical. Bakit kita pipilitin na humataw, mag-direct, magbenta? Diba? Yes, kikita ako. Diba? Yes, pag ginawa mo yun. Ayoko nang pinipilit ko yung tao eh. Diba, lagi ko sinasabi sa kanila na kaya ako sumali dito sa negosyo kasi dahil sa goals mo. Yun yung napanood mo sa video namin, di ba? Yun yung sinabi namin. Pero sinabi rin namin doon na dapat gawin mo kung ano yung mga matututunan mo. Kung di mo ginawa, edi wala. Ganun lang kasimple. Sila yung mawawalan, hindi ako. Kasi ako, hindi naman ako titigil sa recruiting and selling eh. Magre-recruit pa rin ako ng iba hanggang sa mahanap ko yung magseseryoso. Ito yung malapit dyan. Hindi mo dapat binibigyan ng time yung mga hindi seryoso. At yung mga seryoso, kahit bigyan mo ng time, hindi naman nila kailangan ng time mo. Kasi gagahataw yan kahit wala ka. Kasi naintindihan nila yung sinasabi ko na humahataw sila para sa pangarap nila. So, di ba, dapat ibibigay ko yung time ko sa seryoso. Yes, pwede. Tama yun. Pero, kailangan ba nila? Yun ang tanong. Kailangan ba nila? Di ba? Usually, mga seryoso, hindi nila kailangan time mo. Magsasabi nila lang yan kung kailangan nila. Pero most of the time, hindi nila kailangan. Kaya may sarili silang diskarte. At yun yung palaging kong pinaiintindi dun sa mga seryoso kong members, sa mga nagiging leaders ko na hindi kayo mahataw para sa akin. Paulit-ulit lang, ganun. Hindi kayo mahataw para sa akin. Hindi to para sa akin. Kasi may sarili akong hataw. May sarili akong production. May sarili akong recruit. May sarili akong selling. Mahataw ko, hindi. Kikita pa din ako. Hindi nakasalalay sa inyong income ko. Alam nila yun. Sinasabi ko sa kanila yan. Ginagawa mo yung negosyo para sa goals mo. And dito ako para i-guide ka. Pero hindi ako yung hahataw para sa'yo. Ganun. Ganun yung ano ko. Focus ko is kung ano yung bagay na control ko. Ano yung bagay na control ko? Production ko. Hindi ko sila control. At hindi ko sila kayang kontrolin. At hindi ko sila kukontrolin. Kasi sinubukan ko niyan. Dati, nung immature na leader pa ako, yung ego type na leader ako, gusto ko palaging ako yung sinusunod lang. Kahit mali na yung mga pinagsasabi ko, ako pa din yung masusunod. Ayoko nang ganun. Natuto na ako dun. Kaya ngayon, na-stress lang ako eh. Kapag hindi sila sumusunod, dahil ego upline nga ako, gusto ko kung masusunod, na-stress lang ako. In-stress ko yung sarili ko. Diba? Instead na piliting ko silang kontrolin ko, sa sarili ko na lang. Ako nga mismo, ayoko nang kinokontrol ako, ba't kukontrol yung iba? Diba? So, yun. I hope na nasagot ko ng maayos yun. Power pa yaman. Diba? 8 minutes. 8 minutes yung sagot ko. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong mo, Jerisa. Sa inyo lahat, mag-focus kayo sa product, sariling production nyo. Pagkasali ng member, ituro mo sa kanila yung dapat nilang gawin. At yun, sabihin mo na kagad sa kanila yun. Pag hindi mo yan ginawa, hindi ka kikita. Pag ginawa mo yan ng tuloy-tuloy, walang magic, pero kikita at kikita ka basta tuloy-tuloy mong ginagawa. Na hindi mo ginagawa yung negosyo para sa akin, ginagawa mo yung negosyo para sa sarili mo, sa goals mo. So, gawin mo man yung negosyo o hindi, kikita pa rin naman ako kasi mag-recruit pa ako ng ibang tao at magsisell pa rin ako, magbibenta pa rin ako ng products sa iba. Right to the point, di ba? Yun. Next. First time, Erol Fabian. Welcome, Erol. O yan. Si RJ, first time din. Power pa yaman, mga first time. Okay, marami ba natututunan so far? Payaman na ba? Ano pa mga first time dito? Hanap tayo, baka may first time pa. Clint Rosario, first time, welcome. Okay. Marami ba natututunan? Comment below kung marami kayo natututunan para payaman tayo. Okay, next question. Asa na? Ay, hindi ko pala banggit. Ayun, RJ. From RJ. Anin? Tip naman para sa paano proper building ng social media marketing. Wala naman kasing, hindi naman kasi dapat ano yan eh. Hindi naman kasi dapat, tawag dito, komplikado yan. Andali lang naman yan eh. Andali lang naman ng social media marketing eh. Yung pagpo-post-post nyo sa Facebook, social media marketing na yan. Yung pag-approach mo sa mga tao sa Facebook, social media marketing na yan. Yung pagpo-post mo ng mga positive motivation anything products mo pinopost mo, social media marketing na yan. Hindi naman dapat na pinapakomplika yan eh. And speaking of that, actually hindi naman exactly social media marketing yung
ibook ko na unlimited prospect handbook. Makikita nyo dito, yan, yung may nagalaw na kulay blue dyan sa ilalim. Hindi mo siya pang social media marketing, pero may kinalaman siya sa ganun. Kasi yung ebook na yun, unlimited prospect handbook, dun ko tinuro kung paano ka makakapag-invite ng unlimited na prospect para sa business mo. Paano ka magkakaroon ng unlimited prospect kahit walang Facebook ads. No, para dun sa inyong mga nakakaano, yung para sa inyong mga nag-aakala na yung Facebook ads yung magpapayaman sa inyo. No, kahit walang Facebook ads, magkakaroon ka ng, kaya mo magkaroon ng unlimited prospect. And naniniwala ko na yung ebook na yun ang makakatulong sa, talaga sa'yo para magkaroon ka ng unlimited prospect. Kasi sa totoo lang, dito sa negosyo natin, hindi problema ang prospect, ikaw yung may problema. Kaya hindi ka makapag-invite, kaya hindi ka makapag-papiin, ikaw yung may problema. akala mo lang kasi prospect, negative kasi, close mind, hindi. Ikaw yung may problema. So, malalaman yung dahilan kung bakit. No? Pag meron na kayo ng unlimited prospect handbook. So, mamaya, pwede nyo i-check, makikita nyo yung link dito sa nagalaw. Hintayin mo lang, mababasa mo yan. Okay? So, yun. Next question. First time, Jay Solano. Yan. Kami natututunan. Okay. First time. Ayan. Welcome sa mga first time natin. I hope na makasama namin kayo every week kasi once a week lang naman to. Okay. Next question. Okay. Clint Rosario. Paano ba malalaman ng isang networking business kung ito ba ay legit na legit? Okay. So, great question. Sa totoo lang, ang gagaling na kasi ng mga scammer ngayon eh. Ang mga scammer ngayon, kumpleto na ng papers. Di mo, may products na din. Magaling ng mga scammer ngayon. Talagang evolve sila ng evolve. No? Pero, ang mahirap kasi na part dyan is, yun, sasabihin ko, syempre, napaka logical naman na, syempre, kailangan complete papers, may office, may tangible products, yung products na nahahawakan mo talaga, na may quality, na hindi overpriced, na pasok sa market, 'di ba? Hindi yung hindi pwedeng product ng networking mo is gayuma o kaya ay anting-anting, hindi pwedeng ganun. 'Di ba yung pasok sa market na usually mga evergreen products like yung mga health and beauty products, supplements, yung mga tawag dito mga toothpaste, toothbrush, sabon, mga pang-hygiene, yung daily necessities, yung mga ganyan. Quality na product and hindi overpriced, yun nabanggit ko na. So ano pa? Dapat kumpleto ng papers, nasabi ko na din, office. Yung compensation plan, no? Ang compensation plan dapat hindi nagfo-focus sa recruiting. Okay? Hindi naka-focus sa recruiting. So, ibig sabihin, pwede kang kumita kahit hindi ka nagre-recruit. Paano? Selling the products. Okay? So, diyan medyo pumapalpak yung mga scammer. Diyan sila pumapalpak. Kasi para makapang-scam sila, kailangan talaga nilang mag-recruit ng madami. So, gagawa sila ng way para maging appealing yung recruiting. So, recently, merong ipinasara yung mas malaki pa yung pairing kaysa dun sa pay-in. Parang tanga lang. Diba? Yun yung, yun yata yung pinahuli, yung nabalita na hinuli ng mga polis. Ewan ko kung nabang, wag nyo na lang i-comment dito ha, sa baba. Wag nyo na lang yan ha. Kumbaga, ano na nila eh, naparusa na sila, okay na yun, sapat na yun. Hindi na kailangan na parang sipasipain mo pa sila, ganun. Okay, so yun, yung ganun, alam ko meron silang tangible products. Di ba may mga ano pa, tawag dito, may mga nasa magazine pa, may power pa yaman, tapos pinadakip sa mga polis, pyramiding scam daw. Yun yung pagkakaalam ko doon sa kwento na yun, pero yun ang nangyari eh. Pinadakip sila ng polis, pyramiding scam yung kumpanya, pinasara, ganyan. Ba? Pero may products, may nasa magazine pa daw, may awards pa daw. Oh. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, ng mga matatalino na yung mga scammer ngayon. So pumapalpak sila dun sa part na recruiting. Pag yung compensation plan nila is naka-focus sa recruiting, medyo tagilid tayo diyan, no? Medyo tagilid tayo diyan. Alanganin tayo diyan kasi yun yung ayaw ng SEC. Dahil Ponzi scheme or pyramid scheme kahit pa may products. Pag masyadong naka-focus sa recruiting. May mga company na hindi naman talaga naka-focus sa recruiting pero yung compensation plan nila hindi naman naka-focus sa recruiting. Pero yung mga power payaman uplines. No, pa-recruit ng pa-recruit, 15 heads, 15 heads.
Diba? So yun, alanganin. Pag ikaw ay pinupush palagi, ito yan, oh, ito, red flag. Puting merong mga scammer siguro. Sana walang scammer na nanonood dito. Hahanapan na naman nila ng lusot to eh. Malalaman na naman nila kung ano yung gagawin nila eh. Kasi binubuking ko sila eh. Ito, pag ikaw ay isang kahit networker ka na, pinipilit ka ng pinipilit ng mga uplines mo na 15 heads, yayaman ka. Diba? Hindi naman yun na exacting sinasabi nila. Diba? Pero usually yung mga linyahan nila eh, kailangan mo lang magdagdag ng accounts para ano, para payaman. Para kumita ka ng mas malaki. Diba? 15 heads ka or 31 heads. Ganyan. Pag pinupush ka ng pinupush na magdagdag ng account, red flag. Okay, may problema yan. Delicades. No? Pinipilit ka na pinipilit, multiple accounts. Okay? Pinapofocus ka sa... Another thing is yung sinasabi ko na kanina. Focus sa recruit. Recruit ka, mag-recruit ka. Huwag ka magbenta. Maliit lang kikitain mo dyan. Mag-recruit ka lang. Mas malaking kikita. Para maging top earner ka, katulad namin. Di ba gusto mo ng leverage? Di ba gusto mo ng ano, ng tag dito, mag-millionaires club? Kailangan recruit. Naalala ko tuloy yung ano, linyahan nung dati kong upline. Dito ako na ano eh, na shit. Di ba? Sa sobrang ayaw nila na magbenta ka. Every time na ano, dati sa amin nun, sa sobrang ayaw nila na magbenta ka, paparinggan ka sa mga training na pangit yung pagbebenta. Paparinggan ka ng paparinggan. Alam mo naman, ikaw pinariringan nila kung ikaw yung malakas mag-selling. No? Wala silang pakialam kung magutom ka, basta mag-recruit ka lang. Diba? Yun yung naramdaman ko noon. Kasi pinipilit ako ng pinipilit mag-recruit. Eh, wala na nga kaming makain kasi napalayas ako. Eh, mas madaling magbenta eh, kaysa mag-recruit. Pinipilit pa rin mag-recruit kasi wala silang kikitain. Yun yung dahilan. Wala silang kikitain sa benta. Okay. Ngayon meron na eh. 'Di ba? Kaya nagtuturo na sila ng product selling. Huwag kayong magbabanggit ng kahit anong kumpanya diyan, ha? Hindi ako nagbabanggit ng kumpanya diyan, no? Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Okay? So wag kayong magbabanggit diyan, baka bigla kayong magbanggit diyan, no? Ay ibablock ko kayo. So, ano tayo? Basta 'yun lang tayo, power payaman lang tayo, no? Okay, so pag ikaw pinupush mag-recruit, alanganin 'yan. Okay, delicate 'yan. Dapat more on selling yung focus. Na hindi ano, hindi more on selling yung focus, hindi recruit. Okay, yung recruit is optional. Pero dapat yung company is na ina-awardan is yung selling talaga. So, yun yung ano, yun yung dalawa. Kasi yung ano eh, basic yun eh, may papers, yung mga scammer meron na din ganyan eh. Meron na rin sila mga ganyan eh. Di ba? May papers, merong products, di ba? Compensation plan, ganyan. Magandang product, di ba? Kahit nga yung sinasabi ko, quality na product, hindi overpricing. Meron din sila, meron pa din sila, pero meron pa rin na nahuli na scam. Kasi nga, recruit. Diba? Nakafocus sa recruiting. So, yun. Ewan ko kung paano nila lulusutan yun ng mga scammer yun. Talagang, kung meron talagang mga halang ng bituka. Isa pa, as much as possible, pumasok kayo dun sa may track record na. Para hindi na alanganin. At least 3 years, 4 years pataas mas maganda. Di ba? Medyo alanganin kasi yung ano eh. No? Medyo alanganin kasi kapag kaganin. Ito, ano na lang to ha? Opinion ko na lang. No? Medyo optional na lang to. Yung track record. Pero kung nakita mo naman sa isang company, halimbawa, hindi pa siya matagal, bago pa lang din. Pero yung sinabi ko kanina, hindi ka pinipilit mag multiple heads, or yung company na yun, halimbawa, ay walang multiple heads, tapos more on product selling yung focus nila, di ba? Kasi katulad ng Avon, MLM yan, di ba? Yan yung mga OG na MLM. Nakafocus sila sa product selling. Di ba? Pero pwede kang mag-recruit. Hindi ko lang alam completely yung compensation nila, pero alam ko may unilevel din yata sila. Hindi ko sure, ha? Hindi ko sure. Correct me if I'm wrong na lang. Sa mga nag-iibon sa inyo. Bigla ko naalala yan kasi, yun, yung balik ko yung saglit yung kwento, yung sinasabihan kami ng upline namin dati, ha? Kasi nga, gusto nila mag-recruit lang kami. Sinasabihan kami dati na, kung gusto mo lang magbenta-benta, sana nag-iibon ka na lang. Ganon sila kalupit. Di ba? So, kaya ako nabanggit yung Avon na hindi ko nabanggit kanina. So yun, halimbawa yung company na yun is nagsimula pa lang pero hindi naman sila nakafocus sa recruiting, multiple heads, front loading. Ibig sabihin ng front loading is yung multiple heads. Mag multiple heads ka, sobrang dami mong products. Di ba? Nagfo-front load ka. Tapos yung ipoposition mo ng maayos yung multiple heads mo para magkaroon ka ng ano, magkaroon ka ng maraming pairing tapos malaki yung cheque, yun yung pambabaliw mo.
sa mga tao. Ay, shit, nasabi ko. Patay. Sikreto lang natin yun na huwag niyo sasabihin. Huwag niyo sabihin sinabi ko sa inyo, ha? Shit, nasabi ko. Nadulas ako, sorry. Nadulas ako, sorry. Huwag niyo yung pagsasabi yun. Tayo-tayo lang. Atin-atin na lang yun. So, yun. Kaya, yun. Yun yung may recommend ko sa inyo. I hope naintindihan nyo. Okay, next question. Payaman. Power payaman. Game, next question. Okay. Okay. Ayan. I hope maraming kinatututunan so far. Errol, Fabian. Saan po maraming prospect ngayong pandemic? Facebook. And ano po yung maging effective na posting? Wala. I-try mo lang nang i-try. Ayun, yun talaga yung sagot. Yun yung totoong sagot. No? Basahin yung ebook ko, Unlimited Prospect Handbook. Meron din naman ako mga videos about inviting. Dami sa Facebook, inviting. Facebook tuloy, YouTube, sa YouTube. No? Sa YouTube, dami ako mga videos about inviting. No? Walang mas effective, maging effective sa posting, hindi. Sa pag-i-invite, ito yung nagiging isa sa mga problema nyo. No? Kaya hindi kayo nagkakaroon ng maraming prospect, hindi ka nakapagpasali. Kasi pinipili mo kung saan ka komportable. Yung problema sa'yo. Komportable ako sa post-post lang eh. Post-post lang ako. Yay, productive. Wala ka naman ng invite. Productive. Di ba? Na-invite, naka-invite ka isa, dalawa. Productive. Di ba? Ginagawa mo lang kung saan ka komportable, palpak na kagad yon. Huwag mo expect na magkakaresulta. Hindi ka magkakaresulta. Makachamba ka lang, pero hindi ka magkakaresulta. Hindi ka magiging top earner, hindi ka magiging M-club sa ganon, or yung, kung pangarap mo na ganon, di ba? Kung ang ginagawa mo lang is kung saan ka lang komportable. Kahit hindi naman nagwo-work. No, kasi ngayon, based sa experience namin, no, hindi na masyadong hindi na effective yung posting masyado. Based on my experience, na hindi na masyadong effective yung posting, di katulad dati. Kasi dati dumating yung time na pina-priority ni Facebook yung mga Facebook groups. Siguro mga 2018 'yan. 2018, mga ganun. Hanggang early 2019. So, pinapriority na yung mga Facebook groups. Kaya kung mapapansin nyo noon, ewan ko napansin nyo na sa wall mo, madalas ang lumalabas is yung mga post sa group. Ngayon, hindi na ganun eh. So, paiba-iba si Facebook eh. So, dapat nag-a-adjust ka. Pero alam mo yung kung ano yung hindi naluluma, kung ano yung hindi pumapalpak, yung pag ikaw mismo yung nag-a-approach sa tao. Ina-add mo, kinakausap mo. Yun, hindi pumapalpak. Wag lang spam ha. Add mo, kausap, copy paste, tapos nandun na lahat. Ito yung business namin, power payaman, pioneer. Parang tanga nun. Huwag niyong gawin yun. Di ba? Spammer ang tawag sa'yo. Isang letra na lang, scammer na. Di ba? Magiging spammer ka. Ayaw ni Facebook ng ganun. Ayaw ni Facebook ng spam. No? Communicate with sa prospect mo. Alamin mo kung open siya. Meron akong video about dyan. And yun, ebook ko. Unlimited Prospect Handbook. Check niyo mamaya. Okay? Next question. May video presentation. Ito medyo mahaba. Ay, hindi pala. May video presentation po kayo napanood. Sabi nyo doon, from Ninita sa floor, magkaiba naman ang negative sa close-minded. So, kung close-minded po yung tao, may chance pa rin bang magbago yung pagiging close-minded niya? Kung hindi na, paano magandang advice para sa kanila? So, tama. Merong negative at saka close-minded. Pero alam mo nyo, dati naniniwala ako na pag ang tao close-minded na talaga, pero hindi pala. Na based on my experience yung pagtagal-tagal ko din sa negosyo, hindi pala. Meron nga ako leader actually, no? Isa sa mga leaders ko. Actually, nito ko lang nalaman yung kwento niya about doon nung nag-training siya sa amin last Saturday. Isa sa mga leaders ko si Lubin, no? Kung nandiyan ka Lubin, power payaman, no? Shout out sa kanya. Nagkwento siya about sa experience niya sa network marketing, na kasi nandito siya sa group ko ngayon, hindi naman niya first time to. Meron na rin siyang mga na-encounter na iba, may nasalian na rin siyang iba before. So naikwento niya doon na sa before siya pumasok sa network marketing, dalawang beses yata siya na-invite. Tapos hindi maganda yung pagkaka-invite sa kanya, hindi maganda yung na-experience niya. Tapos sinabi niya sa sarili niya na kahit kailan hindi ako sasali diyan sa networking. Tapos ngayon, leader na siya sa akin. Diba? So, close-minded yun eh. Diba? Close-minded yun, yung ganun, yung kahit kailan di ako sasali dyan, kung yan na yung last na pagkakakitaan,
na mamamatay na lang ako sa gutom, di ba? Yung mga ganon. Hindi eh. Hindi, tayo mga tao, hindi natin alam kung anong sinasabi natin eh. Baka nga, meron ba sa inyong ganyan? Meron ba sa inyong ganyan yung sinabi mo dati, ay, kailan, di ako sali dyan sa networking. Tapos ngayon, pumapower-power ka na. Meron ba sa inyong ganyan? Ako hindi naman. Hindi ko naman sinabi yon. Basta sinabi ko lang nung ilang beses ko rin na apat na beses na encounter kayo networking bago sa ika-apat ako sumali. Pero doon sa ika-apat na yun, walk-in na ako, hindi na ako in-invite. Yung unang tatlo, una, pumasok na lang doon nung college pa ako, yung kauna-unahan. May pumasok lang bigla na hindi namin kilala doon sa classroom namin. Tapos biglang nag-present, nagbilog-bilog sa whiteboard namin. Tapos yung ikalawa is nanay ko. Ini pinapasali ako nung nanay ko, pinapa-explainan ako nung nanay ko, pinapower ako. No, hindi ako sumali. Ikatlo, sabi daw interview. Eh akala ko interview talaga kasi nag-apply ako nun sa McDo. Eh sa McDo yung venue. So akala ko interview talaga, tas networking pala, kapal nung clear book, pinasenta, hindi ako sumali. Pero ika-apat doon na. Pero hindi ko sinabi sa sarili ko kahit kailan hindi ako sasali doon. Buti na lang hindi ko sinabi yun. Baka nagkatotoo. Buti na lang hindi ko sinabi. Pero yun, may mga tao na ganun na sinasabi, kahit kailan hindi ako sali dyan. Ayoko sa mga ganyan. Hindi yun totoo. Scam. Tapos after 1 week, 2 weeks, pumapower-power na ang masaklap sa scam pa sumali. Tanga! Hindi natin masisisi, no? May mga ganun tao. Ang totoong tanga na sumasali sa scam is yung alam na nilang scam. Alam na nila kung ano yung mga signs sa scam pero pinili pa rin nila sumali. Tanga ang tawag dun. Yung ignorante, hindi nila alam na ang scam pala ay recruit, invest, walang gagawin, yayaman ka daw, walang product. Hindi nila alam. So, ignorante yon. Ang tanga is alam na niya, sinabi na sa kanya, tinuruan na siya, napanood niya sa TV, nakita niya sa Facebook, napanood niya sa YouTube, ang sign ng scam ay recruit, walang produkto. Diba? Multiple heads, invest, wala kang gagawin, yayaman ka, mabilis yumaman. Alam niya, pero sumali pa din. Tanga ang tawag doon. So, naniniwala ko walang tanga dyan sa inyo. No? Naniniwala ko, power payaman kayo dyan. No? Mga payaman kayong lahat. Naniniwala ko na power tayo. Okay? So, yun yung, ano, yung difference. So, close-minded. No? Sabi dito, nito magkaiba yung negative. Yung negative, usually naman, is yung mga negative ay may misinterpretation lang pagdating sa network marketing. Akala nila, scam lahat. Kasi yun yung ano yun, madalas hindi naman na-explain pagka merong pinapasara, merong na-SEC advisory, hindi naman na-explain madalas. Pero nakikita ko ngayon, todo explain na yung SEC sa difference ng scam at saka hindi. Pag pumunta ka ng website nila, meron yun pop-up, may lalabas agad na kung ano yung difference ng scam at saka hindi. Diba? Mag-ingat sa scam, ang dami nilang ganun. Sa Facebook page nila, ganun din. Diba? So, negative usually may misinterpretation. Kailangan mo lang maitama yung mga misinterpretation nila. Close-minded, kapag close-minded, next ka na kaagad. Pero wag mong sisiraan yung relationship mo dun sa tao na yun, lalo na kung may relationship ka sa kanya, especially na bawa war market. Na wag mong sisiraan yung relationship mo dun sa tao na yun. Close-minded, halimbawa, ay, ayaw ko sa mga ganyan, scam, hindi man totoo yan. Diba? Wag kang magagalit, wag mong pariringgan sa Facebook, di ba? Wag kang yung iisnabin mo na, wag ganun, no? Immature 'yon. Yan, matututunan niyo 'yan dun sa Unlimited Prospect Handbook. Wag mo sisiraan yung ano, yung relationship mo sa kanila. Ang gawin mo is okay lang, sabi mo sa kanila, okay, sige, naiintindihan ko na problem ko. Sakaling magbago yung isip mo, sabi mo lang ako. Ganun, next. No? Bakit mo pipilitin? Mahirap tulungan yung taong ayaw magpatulong. Mahirap tulungan yung taong hindi naman kailangan ng tulong mo. Mahirap tulungan yung tao na hindi sila aware na may problema sila na kailangan ng tulong. So, huwag ka mag-focus sa mga ganung tao, hindi pa lang sila ready sa ngayon. Next ka lang. Pero huwag mo sisiraan yung relationship para pag dumating yung time na ready na sila, andiyan ka. 'Di ba? Eh paano kung sirain mo yung relationship niyo kasi nga pinersonal mo? Kahit pa pagtawa, mahirap itong sinasabi ko pero ito yung dapat gawin eh. So, practicein nyo na ngayon pa lang. No, nagkamali rin ako dito sa part na to. Halimbawa, pinersonal mo, nagalit ka, pinaringgan mo sa Facebook. Yeah, paano pag dumating yung time na ready na siya, gusto niya niyang sumali, open mind na siya? Eh, sinira mo yung relationship. Sa tingin mo, mapapasali mo pa siya? Sa tingin mo?
pagkatapos mo siyang paringgan-ringgan tapos hindi mo na siya kinausap, mapapasali mo ba? No way. Kahit pakakilala mo yan, kaibigan mo yan, no way. Di ba? So yun. I hope naiintindihan nyo yun. Huwag nyong pilitin yung taong ayaw, baka pumayag. Joke lang. So yun, next ka lang. Next ka lang. Hanggang sa dumating. Tapos ito na yung importance ng follow-up. Pero hindi porket sinabing follow-up is puro business lang yung babanggitin. Continue your relationship. Kung ano mo siya dati, ganun pa rin dapat. Kung kaibigan mo siya dati, kaibigan mo pa rin. Best friend mo siya, best friend mo pa din. Kahit pinagtawanan ka niya, nilait o kung ano man. Hindi, ganun pa din. Mahirap yung sinasabi ko, pero mahirap maging successful. Pero kailangan eh. Kailangan gawin eh. Okay? So yun. Yun yung sagot ko about doon. Okay, so ayun, marami kayo natututunan so far. It's already 9:43 pala. Okay, I hope nasagot ko yung tanong na yon. So, next question. Next question. Okay. Asa na? Okay, ayun. Sino to? Chris Luya, 4 years na ako sa network marketing. Paano mag-Facebook ads na free? Walang ganon. And how to apply? Walang ganon. Puro likes lang pag nagpo-post ako sa Facebook. So, ibig sabihin, hindi effective yung ginagawa mo. And hindi lang posting ang ginagawa sa negosyo. So, ibig sabihin nito, no, meron kang something na hindi natututunan. May nami-miss out ka. Kasi sobrang tagal ng 4 years. Hindi pa rin nagkakaroon ng result. No? Walang Facebook ads na free. Walang ganun. And hindi lang Facebook ads yung solusyon. Okay? Basahin nyo yung Unlimited Prospect Handbook. Yun ang solusyon. Naniniwala ko siya. Marami na natulungan yun. Yung ebook na yun. Sa inviting, hindi lang ano. Nabanggit ko na rin to kanina. Inviting, hindi lang isa yung paraan. Ang daming paraan. Kaya hindi kayo nagkakaresult kayong lahat is hindi nyo, ginagawa nyo lang kung saan kayo komportable. Kaya hindi nyo nakukuha yung result na gusto nyo. Pero kung halimbawa, ginagawa mo kung saan ka komportable, nagkakaresulta ka, so walang problema sa'yo. Okay ka lang. Okay ka lang eh. Ginagawa mo kung saan ka komportable, pero may resulta, eh di tuloy mo lang. Kung walang resulta, komportable ka, walang resulta, eh, kasi komportable ka eh. Kaya walang resulta. Okay? So yun, next question. Paano mag-follow up? Meron akong video about dito sa follow up. Much better, Jarisa, yun na lang. Kasi ganun din naman yung isasagot ko sa'yo dito. About sa follow-up, ganun din. Okay. Okay. By the way, pagbigyan muna natin yung iba. Una, na-doble pala. Pagbigyan muna natin yung iba. Hanap ako ng ibang question dito na galing sa ibang tao. Kapag kawala, edi babalik ako sa inyo. Babalikan ko yung tanong nyo. Oh, Justin. Lucena. To si Justin dati. Isa sa mga tropa ko dati to. Hanggang ngayon naman. College, no? Hanggang ngayon naman. Tagal na natin, dami natin din nagkikita, no? Hindi tayo makakapagkita-kita, eh. Okay, ayan, next. Okay. Binobola pa ako nito. Hindi ko mabasa yung pangalan mo, bro. Square-square siya dito sa ano ko, sa PC ko. May problema ba yung PC ko? Binobola mo pa ako, eh. Alam mo naman kung sino ka. Pogi tayo. Okay. Aklan. Watching from Aklan, Elizabeth. A shout out. Online. Ano po ang first basic step from online prospect to become new dealer reseller? Ano? Ano po ang first basic step from online prospect to become a new... Ah! Recruiting. Pinahirapan mo pa ako eh. Okay, so Ezekiel De Vera. No, nandiyan na 'yan, ano na 'yan, nasa closing and handling objection mo na 'yan. Meron rin akong training niya sa YouTube about sa ano. Basta palagi niyo lang tatandaan sa pagre-recruit. Hindi mo kailangan sabihin kung ano-anong walang kakwenta-kwenta. This is our company, dito ganto kami nagsimula, yung may-ari is ganto. Wala silang pakialam. No, 'yun ang palagi niyo tatandaan. Wala silang pakialam. Kung yung may-ari ay nanggaling pa sa ibang planeta, wala silang pakialam. No? Kung yung company mo is 2000 years old na, wala rin silang pakialam. No? Yung product mo bumubuhay ng patay, pwedeng may pakialam sila pag ganun. Kasi ako, magiging interesado ako pag ganun.
Di ba? Yung product namin bumubuhay ng patay, di ba? Ano yun mga kalokohan yun, di ba? So, yung mga yan, mga bagay na yun, wala silang pakialam dyan. Gusto nyo malaman kung saan sila may pakialam? Tanong nyo, saan ka ba may pakialam? Hindi, joke lang. Huwag ganun, parang tanga naman yun. Diba? Makipagkwentuhan ka lang sa kanila. Pag ako nagpe-present, nakikipagkwentuhan lang ako. Inaalam ko kung ano ba yung interest nila. Bakit sila nagkaroon ng interest dito sa negosyo? Ano ba yung nagustuhan mo dito sa negosyo? Yung products. Eh di, kung ano yung nagustuhan niya, yun lang yung pag-usapan nyo. Ah, yung products namin. Ano ba yung gusto mo malaman sa products namin? Tanong-tanong lang. Ano naman gusto mo malaman sa products namin? Yung about sa ganito, nakabuhay pa yun ng patay. Wala naman magtatanong sa inyo ng ganun. So, yun, pro products lang. Diba, sinabi niya, yung kitaan, maganda kasi yung kitaan. Eh, yun lang pag-usapan nyo. Ano ba yung nagustuhan mo sa kitaan? Okay, yung magre-recruit lang ng isa, magiging milyonaryo ko na. Puro kalokohan yung pinagsasabi ko. Pero yun na yun, I hope nagigets nyo. Ang pag-usapan nyo ay kung saan sila may interest, hindi kung saan ka interesado. Wala silang pakialam sa interest mo. Diba? Ang maganda yung kumpla namin. Kasi may isang pair, may dalawa kang pair, may lima kang pair, magkakaroon ka ng libreng bahay, di ba? Wala silang pakialam. Halimbawa, yung sinasabihan mo, libreng bahay, kabibili lang niya ng bagong bahay, eh hindi mo alam. Kasi hindi mo naman tinatanong eh. Yung sinasabi mo lang is kung ano yung, kung saan ka interesado. Ay, walang pakialam ang tao sa kung saan ka interesado. Pag-usapan niyo kung ano yung gusto niya. Yun lang palagi. Pag naintindihan niyo yan, walang perfect script, walang perfect na sasabihin, walang perfect na presentation. Pag naintindihan nyo yan, mas madali ka makakapagpasali. Okay, so yan. First time, Abigail. Si Abigail pala to. Abigail Pagba. Watching from Laguna, Rhea. Ayan, shout out. Okay, Mary Ann. Ay, ayun, speaking. Okay, shit. Buti nakita ko to. Okay, tinanong ni Mary Ann. Mary Ann Netuliano. Nakita ko kasi merong nakalagay na Team Genuine. Na yung ebook natin na yung Unlimited Prospect Handbook, pag ikaw ay member na ng team ko, hindi mo na kailangan yun kasi tinuturo ko na yan sa grupo natin. Hindi mo, sa mga nanonood sa inyo, may mga bago kasi dito eh. Sa mga nanonood sa inyo na part na ng Team Genuine, hindi nyo na kailangan yun. Meron na tayo yan sa loob ng academy natin. Okay, ulitin ko, hindi nyo na kailangan yun. Okay, itong Unlimited Prospect Handbook lang is para dun sa mga kapatid nating ethical networker na outside our company, outside my company, outside our company, na mas nasa ibang company na, sa ibang team or whatever, para sa kanila yun. Para may chance rin sila na matutunan kung ano yung ilan sa mga tinuturo ko sa inyo. So yun, okay, I hope maging klaro yun. Sa mga uplines dyan sa inyo ng team natin, sabihan nyo yung mga members nyo. May naka-post about dyan sa group natin, okay? So yun, question, next question. First time, Jerome Matt. Welcome sa Q&A session. Sa mga first timer, I hope makasama namin kayo every Friday at 8 p.m. Na-late lang ako ngayong gabi na to. Kaya naging 9. Okay, last question na pala kasi 9:50 na. Okay, pasensya na dun sa ibang hindi ko na masasagot. Late na kayo. Hindi pala, late ako. Ako yung late. Pasensya na kung hindi ko masasagot yung mga tanong nyo. Late ako. Okay, so next Friday, 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. Sure na. Okay. Next Friday, 8 p.m. Okay. Last question. Ito nakita ko. Master Jeremiah. Ang astig ng pangalan mo. Ito ba talaga yung pangalan mo? Kung ito talaga yung pangalan mo, idol na kita. Pangalan pa lang, idol na. Okay. Idol ka ng mga batang 90s. Okay. Sa totoo lang, ang mamahal ng MLM products kaysa groceries. Paano nyo po yung nasabi na pasok sa market yun? Okay. Magandang question yan. Okay, magandang question yan. Bakit ganun? Kasi pwede naman akong bumili na lang ng same na product sa drugstore or sa mga malls, department store, supermarket. Pwede naman bumili na lang ako dun. Bakit yan ang bibilin ko? Eh, mas mahal yan kaysa dito sa mga nandyan. Diba? Kung nako-commercial pa to sa TV. Gato, whatever, ganyan. Okay. Ganito kasi yan. Una-una sa lahat, pagdating kasi, kay ang pinakang nag-originate ng MLM is dahil sa, para tanggalin yung middleman. No? From supplier, nagsusupply ng products to consumers na kagad. Tapos binigyan nila ng chance na instead na yung ibabayad nila for marketing, like mga billboards, kung ano mga marketing, TV commercials, artista,
babayad nila na limpak-limpak na million doon, ginawa lang nila na sa mga tao na lang. Bigyan natin ng chance itong mga tao na to na pwede nilang i-promote yung product. No, kapag ka nagustuhan nila, pwede nilang ibenta. Kapag nagustuhan, pwede silang mag-member para lang makuha yung benefits ng discount. Actually, hindi naman talaga membership yung ano. Yung membership, libre yun. Ito ha, gusto ko, ito yung may, kailangan nyo maintindihan. Kasi merong isang ignorante na nag-ano sa akin eh. Nagtanong sa akin ng ano. Kaya ko siya tinawag na ignorante kasi pinipilit niya yung scam niya na legal. Pinapasara na ng SEC pero legal yon. Tapos yung amin daw yung scam. So medyo sumakit ulo ko. Hindi ko maintindihan. Nasaan ba yung utak mo? Nasa paa? Diba? Pinapasara na ng SEC pero legal pa rin. Okay. Diba? So ito eh. Kasi daw may membership. Diba? Kasi daw may membership is scam. Ah, hindi ko maintindihan yung logic. Pero, yun, meron nagsabi sa akin about dun. Kung sakali man meron sa inyo nag-isip, yung membership, hindi nyo binabayaran yun. Libre yun kasama nung package na binili mo. Yung package ang binabayaran mo. Hindi mo maintindihan yun? Eh, paano kung walang product? Anong binabayaran mo? Membership? Sinong scam? Naintindihan nyo? Nagigits nyo? Okay? Binayaran mo yung package. Bumili ka ng package. Mahal yung package. Para sa repeat purchase mo, mas mura na yung membership kasama. Yung package yung binili mo. Hindi yung member. Yung membership pala. Kasi pwede ka naman bumili ng products na ng SRP ng isang MLM company. Bumili ka lang ng bumili ng products nila. Diba? Bumili ka lang ng bumili ng products nila. SRP price. Eh gusto mo maka-discount. So bumili ka ng package. Free membership yun. Kasama na talaga yung membership. Huh? Meron ka ng privilege dahil binili mo yung package, yung mahal na package, binili mo, may privilege ka na para maka-discount. And sa legit na MLM company, may choice ka. It's either maging user ka lang, maging user and seller ka, or maging user, seller, and builder ka, or kahit tigi-isa lang dun sa mga yon. Malaya kang mamili. Builder, ibig sabihin yung nagre-recruit, nag-create ng team, nagbubuo ng team ng mga distributors din. Nag-create ng mga user, seller, and builder din. Katulad ko. Katulad ng mga leaders ko. Katulad nung kung meron man design, nag-build ka rin ng organization. Di ba? Pero at the same time, I'm also a user of my products. Of our products, ginagamit ko. I'm also a seller of our products. Pwede hindi ako mag-recruit. Pwede ko itigil yan, kikita pa rin ako ng malaki. Sa totoo lang, mas malaking kinikita ko sa selling kaysa sa recruiting. No, mas malaking kinikita ko sa selling, talaga. Kaysa sa recruiting. Okay? Ang maganda lang para sa akin pagdating sa recruiting is yung passive. And nabibigyan ko ng chance yung mga ordinaryong tao na kumita ng malaki. Nabibigyan ko ng chance yung mga ordinaryong tao. So balik tayo dun sa tanong. Balik tayo dun sa tanong ni Master Jern Maya, no? Paano niyo nasabing pasok sa market 'yon? Kasi merong ano, ang pinaka-purpose ng MLM is binibigyan niya ng chance yung mga consumer na sila na lang yung kumita. Babayaran na lang namin kayo ng commission is ano rin 'yon? Wise din 'yon sa company. Kasi sa halip na bigla silang maglabas ng million-million na hindi nila alam exactly kung babalik ba yung pera, hindi nila alam exactly, 'di ba? Hindi naman porket malaki yung malaking tao yung halimbawa ginamit nila ng celebrity para mag hindi pa sure. Kumbaga may chance, mataas ang chance. Halimbawa maraming following yun, di ba? Paano kung pumapak halimbawa yung product nila? Magkaroon ng mga negative reviews, edi hindi pa rin nila sure. Pwedeng i-refund sa kanila, ibabalik sa kanila, bawin yung pera. So hindi pa rin talaga nila sure. Unlike sa from company to distributor, kung ano yung ibibenta ni distributor, yun yung babayaran sa kanila. So, doon makakasigurado si company na yung binabayad nila is sulit. Okay? So, binibigyan nilang chance yung mga ordinaryong tao. Sa halip na yung million-million, ibabayad nila sa isang tao lang to advertise sa isang artista, influencer, whatever. I-spread na lang yung budget na yun sa maraming tao. Sila na lang yung mag-market ng products. Okay? Yung mga products naman, meron naman, even though sabihin na natin may mga kapare-parehas yan, meron naman iba-ibang ano eh, uniqueness yan. Pero para sa akin, ang pinakang importante na part doon is nabibigyan yung chance ng tao na, yung tao, yung ordinaryong Pilipino, na magkaroon ng chance na pagkakakitaan, na pwede silang magkaroon ng time and financial freedom sa legal na paraan. Unlike from
company to middleman to supplies lang, hindi network marketing, di ba, sa malls, drugstore, ganyan, sila lang na sila yung kumikita ng malaki. Yung mayaman, yung mga nasa taas. Sila lang yung mayaman. Kasi yung mga empleyado nila sa baba, di naman yayaman yan eh. So, I hope naiintindihan nyo. Okay, I hope naiintindihan nyo na. So, mag-overtime na tayo. So, I hope nasagot ko yung tanong ni Master Jan Yumaya. Paano papasok sa market yon? Kung gano'ng kakagaling na marketer? Pasok sa market, basta pasok sa market is yung mga evergreen na products. No, hindi naman porket mura kasi, isa pa, hindi naman porket mura, ay maganda. Hindi naman porket yun yung commercial sa TV, ay maganda. Yun lang naman kasi yung ano, yun lang naman kasi, yun lang nga yung pinaka-reason kung bakit kino-commercial sa TV kasi gusto nila ng instant na tiwala dun sa products kasi pinapakita ng celebrity and most of the time naman, hindi naman nila ginagamit yun. Iba yung ginagamit nila. Meron nga ang na-booking, matagal na to eh, matagal na. No? Dumaan ako sa ano, malalaman nyo kung ano, pagka sinabi ko yung lugar, malalaman nyo kung ano yung tinutukoy ko eh. Malalaman nyo kung ano. Basta, billboard. Iisang artista, magkatapat, magkaibang product yung hawak niya. Huwag nyo na sabihin kung ano, kung alam mo, tumawa ka na lang dyan. No? Nakita ko eh. Ba't ganun? Iisang artista, same type ng product. Hindi ko na sasabihin kung ano yung product. Same type ng product. No? Pero magkaibang brand. Bakit ganun? Alin ba talaga? Okay. So, yan yung tinutukoy ko. Pasok sa market, evergreen products na ginagamit ng mga tao. Mga sabon, mga, di ba? Naniniwala ko na yung sabon, hindi mo nagagamitin yan pag apocalypse na, nagkaroon na ng maraming zombie, di ba? Magugunaw na yung mundo. Hindi na natin iisipin yan. Pero pag may mga ganun products, hanggat normal, kahit nga may COVID ngayon, hindi ka na ba nagsasabon kasi may COVID? Mas lalo kang nagsasabon eh. Diba kasi may COVID? Pasok sa market. So yun ang I hope na intindihan nyo. Hindi yan sa presyo lang. Hindi porket mura, maganda na. Hindi rin porket mahal, maganda na. Diba? Meron akong alam na mga produkto na napakamahal. Hindi naman maganda. So alam nyo, lahat naman tayo may mga ganun na experience eh. Okay? So I hope marami kayo natutunan tonight. Power pa naman. I hope na intindihan nyo yung part na yun. Basta ano, mag-ingat kayo sa mga... Ito na lang huli kong sabihin. Mag-ingat kayo sa mga scam. Yung mga sinabi ko kanina, maganda yung tinanong. Sino yung nagtanong nun? Clint Rosario, shout out sa'yo. Yung nagtanong about sa legit. No? Pagka yung company is more on recruiting, ang focus, 15 accounts, 31 accounts, multiple accounts. Pag ganun yung focus nila, mag-recruit ka lang, mag-recruit. Scam. No? Mataas yung chance na scam and walang pinakang number one na ano na malalaman mo kung scam ang isang company, walang produkto, walang tangible na hahawakan na produkto, scam yan, no? Tapos magre-recruit ka para kumita. Paano kung di ka mag-recruit, di ba? Paano kung di ka mag-recruit? Yun na nga eh, pwede naman nilang i-disguise na lang eh kung scam talaga yan, no? I-disguise nila, wag mo na pilitin mag-recruit. 'Di ba kung sinasabi nila mag-investing daw, investing. 'Di ba? Eh di wag mag-recruit, bakit nagre-recruit? Nakakatawa yung mga scammer eh. Ayusin niyo yung script niyo. Pag merong scammer na nagre-recruit sa iyo, sabihin mo ayusin niyo yung script niyo ha. Huwag niyo sasabing walang invite-invite tapos ini-invite mo ako. Parang tangan mo na. Okay? Sabihin mo walang invite-invite. Anong ginagawa mo sa akin ngayon? 'Di ba ini-invite mo ako? 'Di ba tanga lang? Ayusin mo yung script mo. Di ba, mangi-scam ka na rin lang naman, galingan mo na. Okay? So yan, medyo natitrigger lang ako sa mga scammer eh. Nainis ako. Nainis ako dun sa mga tanga. Alam naman na nila na scam. Pero wala naman tayong magagawa dun. Pero I hope naniniwala ako sa inyo dyan, walang tanga. Naniniwala ako na kayo ay mga matatalino, kayo ay mga matitino ang pag-iisip, kayo ay mga ethical networkers, mga determinado, masisipag, mga consistent, lahat na ng maganda. Hindi tayo matatapos kapag sinabi ko lahat. Naniniwala ako na ganun kayo. Yung mga nanonood lang dito sa Ethical Nation, yung mga sumusubaybay lang sa Q&A session natin, yung mga nanonood sa YouTube channel ko, yung mga pogi at magaganda. Mga pogi at magaganda at mga matatalino, naniniwala ako na ganun kayo. Okay? So, ayun, marami kayo natutunan tonight. It's already 10:02, overtime na tayo. Kita-kits tayo next Friday, 8 p.m. 8 p.m. na yon, sure na. 8 p.m. Sure na yan, 8 p.m. So mag-set kayo ng reminder para especially dun sa mga hindi ko nasagot yung tanong, pasensya na. Mag-set kayo ng reminder
sa cellphone nyo. Every Friday, 8 p.m. magtatanungan tayo dito, Q&A session. And lastly, tingnan nyo, check nyo yung Unlimited Prospect Handbook. Makikita nyo yung link. And mamaya ilalagay ko rin dito. Balikan nyo. Pagkatapos nitong live na to, lalagay ko yung link dun sa mismong live na to. Ilalagay ko yung link papunta dun sa Unlimited Prospect Handbook. So, I hope marami kayo natutunan tonight. Pasensya na sa mga hindi ko nasagutan. Bawi na lang tayo next Friday, 8 p.m. Kita-kits tayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye. God bless.